Tataas ng bilihin at patong-patong ng mga bills o babayarin. Very wrong ang walang source of income. Kailangan may pinagkakakitaan. Pero alam nyo bang hindi lang produkto ang pwedeng inegosyo? Dahil kung may talento at special skills kayo, yan ang gamitin para kumita ng pera. Huwag ismulin ang inyong kahiligan dahil malay ninyo, yan palang kinahihiligan ninyo ang daan para sa inyong pagyaman. Basta tulad nitong aming mga nakilala, yumaman dahil sa kanilang kinahihiligan kasi sila hilig ko, negosyo ko. Paglilinis ng bahay, pagtatanim ng mga halaman o landscaping, pati pagpapatato ng kilay at hair grooming, abay in na yon na serbisyo sa karamihan. Ilan lang yan sa mga simpleng hobby o kinahihiligan ng mga kababayan natin na pwede rin palang pagkakitaan at maging daan sa pagyaman. OC at organized ka ba? Mahilig maglinis, magligpit at magkutingting. Ituloy nyo lang yan dahil alam nyo bang nandyan ngayon ang pera? Opo, ang bawat walis, punas at pagbunot ng sahig. Katumbas ay piso bawat oras. Pwedeng option ito na kabuhayang pantustos sa inyong pamilya. Kasabay kasi ng pag-unlad ng teknolohiya, malaki ang dulot nitong pagbabago sa buhay ng mga tao sa kanilang bahay. Naging mabilis ang lahat at naging busy sa pagtatrabaho ang karamihan. Ang resulta, wala ng oras sa gawaing bahay tulad ng paglilinis at pag-oorganisa ng gamit. Ito ang nakitang oportunidad ng cleaning company na Busy Bee. Si Kane, aminadong OC at mahilig sa malinis na paligid. Kaya naisip ni Kane, bakit nga ba hindi siya magtayo ng negosyo na focus sa paglilinis ng bahay at opisina at siya ang magte-training para maging service deluxe. Importante yung hindi lang malinis yung bahay mo at make sure na also healthy siya, diba? So yun yung talagang tinutulak namin sa service namin, lagi namin iniisip, hindi lang lagi dapat sa kalinisan, but also to make sure that your space or your environment is also very healthy. Sa dami ng mga itinatayong condo sa Metro Manila, malinaw na may negosyo si Kane at mga taong mahilig maglinis ng bahay. Tulad ni Vanya, na 6 na taon ng Busy Bee Cleaner. Ang kanyang kinikita bawat buwan, isinusuporta niya sa kanyang ina at 2 anak. Habit ko talaga maglinis ng bahay. Importante sa akin, yung araw-araw, maglilinis ka. Kasi talagang sa panahon ngayon, dapat malinis ang bahay. Kahit na ang bahay mo maliit lang, basta makitang malinis, talagang sasabihin sa'yo, proud to be. Iba't ibang serbisyo ang ginagawa nila depende sa pangangailangan ng kliyente. Kung para sa iba, stressful ang paglilinis, para sa mga Busy Bee Cleaners, ito'y pampaganda ng vibes at exercise na din. Gusto ko parang malinis yung kapaligiran ko, whether sa bahay and all that, kasi parang yun yung well-being mo, di ba? Pagka malinis yung bahay mo, maganda yung productivity mo rin, meron kang parang peace of mind. Mula sa pagbabacuum hanggang sa pag-shampoo ng sofa, carpet, may dagdag pang pampatay ng mga insekto at bakterya. Abay, may pampabango din ng bahay. Mula sa pag-aayos at paglilinis ng bahay, let's go outdoors naman. Dito sa Tagaytay City na pwedeng magpatubo ng halos lahat ng klase ng halaman. Nabuo ang Casa Grande Flora. Sa ganda ng view at landscaping, siguradong tanggal ang stress at lungkot ninyo sa buhay. Ang malawak na hardin na ito may tuturing ng isang paraiso. At ito ay obra ng landscaper artist na si Shirley Sanders. Ganito yung architect. Bata pa lang daw si Shirley. Mahilig na talaga siya sa paghahalaman. Namana sa kanyang nanay. Pero iba ang pangarap ng ama ni Shirley para sa kanya. Siya ay dapat daw maging doktora. Kasi ang daddy ko military. Gusto niya what he
ordered, kailangan masunod yun. So, fortunately, yung mga kapatid ko naman, sinunod yung gusto niya. Isang nurse, isang accountant, at saka isang engineer. Kasi gusto ng daddy ko, kung doktora ako, magtatayo kami ng ospital. Hindi natuloy. So, nagtampo siya sa akin, parang pinalayas niya ako, tumira ako sa mga kaibigan ko. Hindi ito naging hadlang kay Shirley. Tinanggap niya yun bilang isang hamon sa sarili. Binuhay noon ni Shirley ang sarili at isinantabi ang kahiligan sa halaman. So nag-apply akong sa mga medical pharmaceutical companies, naging sales rep ako. Tapos it's related din sa medicine kasi 'di ba ganun, nagbebenta ka ng mga products na magta-tie up sa product nila. Nang makaipon, nagpa siya si Shirley na sundin ang kanyang passion. Ito ang paghahalaman at pag-aayos ng mga garden o landscaping. Tinarget daw niya agad ang mayayamang kliyente na humanga naman lahat sa kanyang galing. Kasi you want to think big eh, and you want to be big. So how can you be big kung nandun ka sa small? Kailangan sa big ka rin. Magaling ako mag-sales, tapos nakaipon akong konti. Ang una kong ginawa, bumili ako ng kotse. Nakakatawa nga nung bumili ako ng kotse. Sabi ko, pabili nga ng kotse. Nakabayong pa yung pera ko. Kasi wala pa akong bank account. Tapos pinapali. Laking pasasalamat niya sa unang nagtiwala sa kanya dahil ito'y nasundan ng marami pang kliyente. Nung nakagawa ako ng magandang garden, palaging tinatanong kung sinong gumawa. Nire-refer naman ako. Hindi nagtagal na kuha na rin niya ang mga landscaping project sa mga malalaking mall. Nakasali na rin siya sa mga international exhibit. Showcase ni Shirley ang kanyang Casa Grande Flora Farm na paboritong events venue ngayon. Kitang-kita naman kung bakit, di ba? Kahit saan ka tumingin, Instagrammable ang view. Hindi naman nalilimutan ni Shirley ang mga maliliit na naghahalaman sa paligid ng kanyang farm dahil sila ang kanyang partners to success. Ito ginawa ko kasi araw-araw ako halos naka-makeup. Ito, very hygienic, has vitamins, and is also lightening on the skin. Kahit yung mahirap tanggalin na mascara, tanggal lahat yan. Take it off, girl! From landscaping, pumunta naman tayo sa facecaping. Kilalanin natin ang Lodi ngayon sa paglalagay ng kilay. Si Kilay King, Edwin Lisa. Tulad ng buhok para sa mga babae, kilay is life para sa lahat. Malaki raw ang nagiging epekto ng kilay sa anyo ng isang tao. Kaya naman dahil sa kinahiligan ni Edwin ang pag-drawing ng kilay noon. Iba't ibang hugis ng mga ito ang kayang-kaya niyang gawin ngayon. Dito niya na-discover na ang kanyang hobby, aba, pwede palang pagkakitaan. Nagka-interest ako dahil may nag-inquire sa akin isang customer na nagpagupit siya, pero nagtanong siya kung gumagawa daw ba ako ng eyebrows. Yun, that's why nagkaroon ako ng interest na aralin to para gawing ding additional services. Isinama na rin niya pati ang pagtatato sa mga ulo na numinipis na ang buhok o yung mga lalaking nakakalbo o napapanot. Nowadays kasi kailangan na rin yung mga lalaki. So hindi lang babae dapat yung nag-maintain ng kanilang beauty. So nagkakaroon din tayo ng confidence na kahit saan tayo pumunta, ready tayo lagi. Ang bodybuilder at gym instructor na si Jeff C. nawawala na raw ng self-confidence dahil sa pag-recede ng kanyang hairline. Parang nahihiya ako. Lagi ako nakakap, mukha kang panot, gano'n. Nag-decide ako na try ko kaya yung micropigmentation. Mahal ng pagpapagamot ng buhok at can't afford si Jeff C. Hanggang makilala niya si Edwin na naging sagot sa kanyang problema. Parang ang saya ko. Parang malakas na confidence ko na kahit huwag ka na magsuot ng cap. Okay na.
Dahil sa kinahiligan ni Edwin, ito na ang kanyang naging negosyo. Pero mas nakatuon ang pansin niya para tumulong sa ibang tao. Ang advokasya niya ay tulungang magkaroon ng pag-asa muli ang mga taong may kanser. Nakaramihan ay nakakalbo o kaya naman numinipis ang kilay na epekto ng chemotherapy. Isa dyan si Lynn Likayan, 48 years old, na diagnosed ng breast cancer 2020. Sabi ko rin mamamatay na daw ako. Cancer ako. Maliliit pa yung anak ko eh, yung bunso ko. Kinwestiyon ko si Lord na bakit ako? Ako nga tumutulong, ako nag-charity, ako nag-outreach ako, pero bakit ako ang binigyan ni Lord ng ganitong sakit? Sariwa pa sa alaala ni Lynn ang itsura niya noon na miserable at walang pag-asa. Dahil sa chemo, unti-unting nalagas ang buhok ni Lynn. Pati mga kilay, pilik mata, nag-disappear na rin. Nawala yung confidence ko sa sarili ko. Kasi nahihirapan ako, syempre iba yung tingin sa akin ng tao. Hindi ako kumpleto. Parang pinadala naman ng langit si Edwin sa kanya nang mag-offer si Kilay King ng libreng pagkikilay sa mga cancer patient. Anong kinilayan niya ako? Para siyempre, bilang kami mga babae na may lalo may gantong kapansanan na walang kilay, na biglang lalagyan kami ng kilay. So unang-unang I'm pretty. Sa kabila ng kanyang patuloy na pakikipagbuno sa cancer, unti-unti nang bumalik ang crowning glory ni Lynn. May buhok na siya ngayon. At syempre, naroon na rin ang kilay. Buo ang loob at likas na matibay ang Pinay. Sa mga kababayan nating may sakit, nandito kami para magbigay ng ngiti at pag-asa because beauty is power. Nagtuturo rin siya ng libre sa mga gustong pumasok sa ganitong negosyo. Para lalo pang ma-upgrade ang special skills ninyo, bukas po ang programa ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA sa lahat ng mga Pinoy na gustong matuto at kumita. Ang mga training dito, libre. Wala po siya talagang babayaran hanggang sa pagkuha po ng assessment or competency assessment. Yung competency assessment, dun po sila masa-certify dun sa skills po nila. Pagka nakapasa sila dun sa competency assessment, makakakuha sila ng national certificate. Yung national certificate po nila, yun ang magiging parang lisensya nila para makakuha ng mga trabaho dito sa bansa natin at maski sa ibang bansa. Diba, konting level up pa sa husay at creativity sa bagay na kinakahiligan ninyo. Huwag baliwalain ang hobby dahil malay nyo, yan na pala ang magiging lifetime career. Ang importante, nandoon ang passion. So, ikaw, ano ang hilig mo? Baka yan na ang ikayaman mo. Taon, lalo't papalapit na ang Christmas season. Hindi mawawala ang mga pa-events na ang bida at ipineflex lahat gawang Pilipino. Biruin nyo naman kasi sa galing at husay ng mga kababayan natin, pwede nang makipagsabayan ng ating mga produkto sa ibang bansa. Top of the list dyan ng weaving industry o paghahabi, pati na ang mga disenyo at estilo ng mga tela na proudly Philippine made. Patok na patok ito sa fashion world. Sa tulong ng Bench and Katutubo Organization, binuo at sinimulan ang Katutubo Pop-up Market na layong magbigay halaga sa mga gawa ng mga indigenous people sa ating bansa. I wanted to help promote our weavers kasi inisip ko, yung mga kabataan niya, hindi na nila alam eh. They weren't exposed na sa beautiful weaves. I didn't want us to lose our heritage. Pag umikot ka ng Katutubo, para kang umikot sa buong Pilipinas.
were so intrigued with the designs of the couture blouses. Kasi plain cloth, and then the texture na nagawa from the cloth, it's really amazing. Makikita rin dito ang iba't ibang gamit sa bahay, the Filipino way. Siyempre, para siguradong mabango ang inyong bahay at maramdaman ang Christmas spirit, add to cart nyo na rin ang ating mga bestseller scented candles na ako po mismo ang tumulong magdisenyo at namili ng mga sento amoy. Best holiday gifts for everybody! Dito siguradong marami ang pagpipilian na nagagandahang items. Sabay ka na sa uso, nakakatulong pa kayo sa mga kababayan natin. Inspiration ko lagi is ma-preserve natin yung mga ginagawa ng mga katutubo. At ito yung yaman ng kultura natin eh. Sabi nga'y huwag maging dayuhan sa sariling bayan, ipagmalaki at tangkilikin ang sarili natin. Kapag sinabi ko, kailangan, totoo. Walang dagdag, walang bawas, walang kasinungalingan. Galit kasi ako sa manloloko, sa sinungaling at sira sa salita. Ang lakas maka-unprofessional ng walang integridad. Ganon din dapat sa pagpili ng sabon para sa mukha at balat ng sarili nating katawan. Dapat sigurado, dapat kumpleto. Dapat epektibo. Kaya ang payo ko sa inyo, huwag iasa sa mga bulero ang kutis na pinapangarap ninyo. Dito kayo sa may kredibilidad, integridad, proven and tested, Skin Pro.